mas malaman, mas makabuluhan, mas malalim na kalagayan. Tuto, Tulfo, Reload. Tuto, Tulfo, Reload. Kagado ng impormasyon, palaban at bumaaksyon. Kakampi ng masa. Erwin Tulfo sa Tuto, Tulfo, Reload. Tuto, Tulfo, Reload. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good morning! Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, araw po ng Martes. Ika-16 ng Hulyo 2019. Nako bayan, ay marami ho tayong pag-uusapan ngayong araw ng Martes. Itong Tuesday episode ng Tutok Tulfo Reload. Siyempre, unahin na ho natin yung Department of Justice po sa pangunguna ni Secretary Guevara. Aba eh, punong-puno na rin yung mama dahil sa mga kaliwat ka ng mga sumbong at report na tila labas-masok na lamang itong mga Chinese national sa ating bayan. My goodness! Okay lang sana kung mga turista, pero ang problema ay nagtatrabaho na dito sa ating bayan. Oh no! Ayun na nga ho, masaklap eh. Nagtatrabaho, mabuti sana kung nagbabayad ng buwis. Eh, hindi naman nagbabayad dahil illegal. Tayo naman ho, pumupunta tayo ng China, nakadeklara. Pumupunta ng Hong Kong bilang mga DH, nakadeklara ho tayo. At nagbabayad ng buwis, syempre yung mga DH natin. Eh, itong mga ito, Sus Marie Josep, eh, hindi ho nagbabayad. Kaya, ang aksyon po ng Department of Justice, habulin ang mga ito. Pero alam mo ba, engineer? Aba ay dahil mainit na sila sa Maynila, nagsipuntahan na sa Palawan. Nandoon na sa Puerto Princesa itong mga Chinese national na ito. Ah? Nandoon na yung mga nag-ooperate ang mga online casino sa Puerto Princesa City. At isang ariyan ay pag-aari umano ng isang alias Tony C. Hindi ito Pilipino, ha? Pilipino-Chinese. Ito po ay galing sa China mainland. Hindi nga raw maro mag-Tagalog, mag-English eh. Puro Mandarin lang ang alam. Tony C. Sus Marie Josep. Oo. At meron daw itong 300 empleyado na pawang walang mga papeles o mga 9G visa. Aha. Ang tanong ngayon, bakit binigyan ng business permit o bakit binigyan ng letter of no objection ng lungsod ng Puerto Princesa, gayong ang mga empleyado nito ay walang mga visa? Bawal yan! Of course! Ang magkano ang nangyari, Mayor? Ngayon ang tanong mo ng mga taga Puerto Princesa. Anyway, isa po sa pag-uusapan natin yan. Isa pang pag-uusapan natin, Salome? Ay, ito pong, ito pong tungkol sa, nako, oo, isa pang pag-uusapan natin ay itong public service ho. Mga nakabili raw ng lote sa isang subdivision sa Apalit, Pampanga, na pasugod po sa aming tanggapan sa Tutok Tulfo Reload. Na anong nangyari? Ay, reklamo na, ilang taon na nilang binabayaran ang lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Pero hanggang ngayon, wala pa rin titulong maibigay ang kanilang, nako, Diyos ko po, oo, ay broker. Linya rin ng tubig, wala pa rin daw. Ano ngayon, developer? Wala rin silang tubig dyan sa subdivision sa Apalit, Pampanga. Ay, nanong nangyari? Oo. Sos, ay, Diyos ko. Ay, mamaya ho, ha? Kung ano po ang magiging aksyon ng lokal na pamahalaan at ng developer, mamaya-maya po. And last but not the least, ay good news ho ito. Inaprubahan na po ng Pangulong Duterte ang 20% discount sa pamasahe ng mga estudyante sa lahat ng uri ng transportasyon. Hindi lang po sa bus, hindi na sa jeep, kundi pati sa tricycle, eroplano at barko.
At hindi lang may pasokan ha, pati bakasyon. Kahit bakasyon, kahit holiday, may discount ang mga estudyante. Tama. Eh, saan ba naman kukuha yan ng pamasahe? Di sa mga magulang din. Kaya pinirmahan na po ng Pangulong, kauna-unahan na naman sa kasaysayan, tanging Pangulo lamang Duterte ang nagbigay ng 20% discount para mga senior citizen discount. Habang buhay na ho ito, habang estudyante. Habang may maipakita na ika nga ay ID ang estudyante, simula kindergarten hanggang fourth year college. Pero pag masteral, hindi na. Masteral na yun eh. May mga trabaho na. 20% na discount po. Aeroplano, barko, train, tricycle, jeep, bus, taxi, Uber. Ay, wala na palang Uber. Grab! 20% ang discount. So, kunwari, pamasahe sa aeroplano, 5,000. Aba, minus 1,000. 4,000 nila para maraming sa... Maraming salamat po. Uh-oh. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Mr. President. Ikaw ang kauna-unahang nakaisip niyan. Ikaw sa kasaysayan, hindi nagawa ni Emilio Aguinaldo, nila Manuel Queso. Totoo naman yun. Kasi noong karitela pala sinasakyan ng mga estudyante at kabayo. So, libre, wala pang pamasahe noon. Kabayo, karitela, naglalakad. Eh ngayon, may mga eroplano na. Pero panahon ni Manuel Quezon, wala rin ganun. Panahon ni Cory Aquino, wala rin. Wala eh. Meron binibigay LTF, pero pag may pasok lang, pag wala, hindi. Panahon ni Pinoy, lalo na, wala rin. Diyos ko po, kaya nga kahit holiday at bakasyon, yan ang sinasabing tatak Duterte na naman. Thank you! Good job, Mr. President, at maraming salamat po sa inyo. Thank you! At isa pa ang pag-uusapan natin, pahabol. Isang NGO ha, dyan sa Lintik na Amerika, ang nagsasabi na mapanganib daw para sa mga sibilyan na manirahan sa Pilipinas. Really? Matapos magngaw-ngaw itong Portuguese na Iceland, ito na namang isang grupo na dyan sa Amerika na mapanganib daw at nanganganib ang mga sibilyan sa Pilipinas. Ay, hindi naman tinanggi ni Secretary Panelo. Ang sabi ni Secretary Panelo, mapanganib talaga. Mapanganib kung ikaw ay drug pusher, kung ikaw ay kriminal, kung ikaw ay corrupt, mapanganib na tumira sa Pilipinas. Kaya ang payo po ni Secretary Panelo, ang payo ng Malacanang, kung ikaw ay corrupt, ikaw ay drug dealer, drug pusher, ikaw ay kriminal, lumayas ka na, pumunta ka sa Amerika. Ano pang ginagawa nyo rito? Sige na, alis ka. Yun ang sabi. Bueno, bayan! Aha, oras po natin alas G sa 12 ng umaga. Bago po tayo, ay mamaya-maya, bayan ha, meron tayong health expert galing po sa Fiber Health. Abay, pag-uusapan ho natin ang tungkol po sa mga kalusugan, ha? Yung mga kinakain ho natin. Alam nyo ho ba, hindi po lahat na kinakain natin ay nailalabas ho natin? Sa totoo lamang ho, lalo na po yung mga matataba, lalo na po yung mga litsyon na yan. Naiiwan po yung mga kolesterol, naiiwan po yung mga taba na yan sa katawan natin. Ito ang nagiging sanhi ng mga bara sa puso. Ito ang mga sanhi ng mga atake sa puso. Yung mga kinakain natin ng mga laman loob, ito ang nagiging gout. Ito ang nagiging ikang arthritis. LJ Kalongi, kung saan ka man naroon, nakikinig ka ngayon. Ito ang nagiging gout, LJ Kalongi. Ito ang nagiging arthritis. Rochelle Azul. Kaya kailangan ninyo ng Fiber Health. Mamaya ho yan. Alas 10:13, dyan lamang ho kayo bayan. Mag-uumpisa pa. Paumpisa pa lamang itong Tutok Tool for Reload. Magbabalik agad ang programang ito. Oras. Alas 10:16 ng umaga. Ay, good morning pala. Ay, good evening na pala ngayon. Good evening po dyan sa mga taga California. Kaya June Galang. Kay Ben Galang at sa mami nila. Kay Mang Manggalang. Good morning po dyan sa California. Anyway, eto ho tayo mga nakabili.
ng lote sa isang subdivision sa Apalit, Pampanga na pasugod po sa aming tanggapan. Reklamo nila, ilang taon na nilang binabayaran ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay pero hanggang ngayon, awa ng Diyos, walang titulong na ibibigay ang developer. Bakit kaya? Pati linya ng tubig hindi raw makapasok sa subdivision. Halos 40 mil din daw ang kanilang kailangan bayaran para makabitan ng kuryente na dapat umano ang developer ang nag-aayos. Ha? 40,000? At ang kalsada, hindi raw madaanan dahil hindi pa sementado at maputik pa. Animo'y daanan ng mga kalabaw at kambing. Nang ilapit daw nila ang kanilang hinaing sa developer, wala naman silang makuhang matinong sagot. Baka kulang-kulang. Mm-hmm. Aha, ayun. Ang developer ay... Teka muna. Anyway, bayan, panoorin. Ha? Baka kayo'y mabiktima. Dito po sa Apalit, Pampanga ito. St. Edward's Home Subdivision. Nakaw, sa Apalit, Pampanga. Narito po ang report. Tatlong taon nang mahigit na nakatira sa loob ng St. Edward Home Subdivision sa Barangay Colgante, Apalit, Pampanga, ang pamilya ng dating OFW si Aldrin Torres. Halagang 200,000 pisong lote ang nabili niya sa lugar, kaya ang lahat ng naipon ni Aldrin sa pagtatrabaho sa Korea, ibinuhos niya sa paggawa ng bahay. Nung dati po kasi nasa Korea ako, nung kinuha namin to, kumuha kami ng lupa dito. Una, ilugulugan muna namin, pero nung kasi sabi nila may interest na ano. So, inanamin, kinasko na lang. Pero matapos mahulugan ng buo ang bayad sa lote, hanggang ngayon, wala pa rin daw siyang hawak na titulo. Ganito rin ang sitwasyon ni Arnie Kanda, na 4 na taon ng bayad ang kinatitirikan ng kanyang bahay. Bali, 4 na taon na po ako rito, bulat ng bilhin ko to, kinasko po. Didopsi lang yung binigay sa akin. Ang sabi nila, may titulo daw ako. Umabot ng 4 na taon, hanggang ngayon wala akong titulo. Bukod dito, reklamo pa ng mga residente ang kawalan ng matinding pasilidad sa loob ng subdivision gaya ng linya ng tubig at kuryente. Kami ang nagpadugtong ng tubig, which is almost, I think, over 6,000 pesos sa OSL pa lang dahil nakadugtong po kami sa daan. Hindi kami nakadugtong sa subdivision. There is no live water going through this subdivision. Sa kuryente naman po, kami rin ang naglakad sa PELCO. Sabi nga, sa PELCO, hindi naman kasi nakaregister yan sa munisipyo. So, ang dami namin binayaran. Pagtag-ulan, eto po, itong daan, puro putik yan. Inahatid ko yung anak ko pag nag-aaral. Kamuntik ang madulas, tapos sa motor lang, bumabaon talaga. Yung kanal, nagpagawa ako ng sarili kong kanal. Dapat may kanal po to. Daan, kanal, nawasa, oriente. Maging mga ahas sa lugar, pinoproblema rin daw ng mga residente. Marami na po kami nakitang ahas dito. Especially if you're walking 6 o'clock at night, walang ilaw. Daming talaib eh. Sinubukan na raw nila itong ireklamo sa developer na St. Edward Construction and Development na pagmamayari ni Ines Alvarez. Pero tila binabato lang daw sa hangin ang kanilang hinaing. At nang ilapit nila ito sa munisipyo, ikinagulat nila ang estado ng kanilang subdivision. Sabi nung assessors, hindi naman pala rehistrado to as a subdivision. Hindi siya naka-divide, subdivide. Wala rin silang permit pala para magbenta ng lupa. Ayun, ganun din po ang sabi sa amin ng HRRB. Wala silang permit to sell. Nang tinungo naman namin ang opisina ng inireklamong may-ari na si Ines Alvarez, isa-isa niyang pinabulaanan ng mga parata ng mga residente. Naka-forward yung titulo, hindi ko alam kung kailan lalabas yung mga title. Okay. Ngayon, kung hindi kayo makapagintay, inofferan ko sila, ibalik ko yung pera nila. Willing naman akong ibalik yung pera nila, yung buwili ng lote sa akin eh. Giit pa ni Ines, wala raw residente na lumapit sa kanya para personal na magreklamo. Ako ang may-hari ng anong ito, subdivision. Ngayon, kung meron silang reklamo, punta sila dito. Hindi sila pupunta sa inyo. Hindi man sila pupunta sa akin eh. Inano po namin siya, bawat magbayad po kami. Parang wala po siyang pakialam eh. Wala siyang, kahit anong concern mo sa place, wala siyang ginagawa. Hindi naman niya titingnan kung talagang sinasabi mo totoo.
Para sa Tutok Tulfo Reload, Marluis Sulima. Ay, Marluis, ano sabi nito? Bakit wala pa rin yung titulo? Ay, bayad na sila. Ito talagang si... Anong pangalan niya? Maria Capra? Ay, si Ines Alvarez. Ay, Aling Ines! Nasaan na yung titulo? Ay, bayad na ho sila. Jesus Mary Joseph. Diyos ko po, pineapple bayan. Ha? Mother title pa lang daw meron. Di pa pa nahahati-hati. For Diyos, for Santo. Apat na taon na. Ang suspetsa ko dyan, Aling Ines Alvarez, baka sinanla mo sa bangko. Ngayon, hindi mo matubos-tubos. Patay kang bata ka. Pwede kang kasuhan ng estapa, large-scale estapa ng mga may-ari niyan. Aling Ines Alvarez. Diyos ko po naman talaga, pineapple bayan. Nandiyan na si Aling Ines. Aling Ines Alvarez, good morning. Hi, good morning. Hi, good morning. Ay, kamusta? Mabuti naman. Ay, thank you, ma'am. At ma'am, yung mga nakatira doon sa subdivision nyo sa Apalit, ay nanong nangyari daw doon sa kanilang titulo. Ay, 4 years na nilang nabayaran. Alapan titulo, Aling Ines. Wala nang umupo ako dito. 2015, sinorward na namin. Sinorward ng lawyer ko. Saan? Title na yun. Saan pinorward yung title, ma'am? Saan pinorward? Ewan ko, kasi ang lawyer ko, dito. Ma'am, teka muna. Hindi mo alam kung saan pinorward ng lawyer yung mga titulo nila? Aling Ines? Sa San Fernando, sinasabi nila, pero hindi ko naman sinatandahan. Kasi matanda na ako. Nakaupo lang ako dito magapon. Nakaupo? May ilang taon na ba kayo, Aling Ines? 72. 72. Matanda na kayo kung magnakaupo na maghapon. Oo. So, hindi nyo alam kung ano na... Wala akong alam. Nakaupo lang ako magapon dito. Simula nung... yung developer namin, tinginanggal na nga sa bangko, ako umupo po dito. Mga secretary ako, yung mga umaano dito. Umawa ka, tsaka ang lawyer ko, gusto mo siyang kausapin? Nasaan na? Nandiyan ba sa tabi mo yung attorney mo? Wala dito sa office ko. Nandun sa office. Ma'am, ganito na lamang. Nanay Ines, ano po? Bago mainis yung mga kababayan ninyo dyan, yung mga bumili ng lupa. Ang gusto lang po nila, ma'am, ay yung titulo nila. Bayad na ho sila, which is just the right, na ibigay po yung titulo nila. Sino ba yun? Ay, yung lahat po ng mga may-ari doon. Ang pangalan? Anong pangalan? Nandito yung mga pangalan, ma'am. Okay, sandali lang ha. Kung gusto mo ng pangalan. Yes. Oo. Sila Aldrin Torres. Isa po siya. Oo. Torres? Si Pedrito Yumang. Ano yun? Pedrito Yumang. Pedrito Yumang. Torres. Yumang. Ano pa? Arnie Kanda. Okay. Yun, alam ko yun. Kasi doon sila tapat namin farm. Nga, pero ano ho nangyari si titulo nila, Aling Ines? Paano? Medyo hindi ho malinaw eh. Binigay nyo sa attorney, tapos... Okay, sabihin mo sa kanila na maghintay sila. Maghintay? Maghintay hanggang lumabas yung title. Saan nyo ba dinala yung title? Ngayon sabihin mo sa kanila, kung gusto nila, pumunta dito sa law office ko. Dito lang, katapat ko lang yan mga yan. 4 years, teka muna, Aling Ines, 4 years na ho ito nabayaran nila, di ho ba? Ay, hindi ko matandaan, pero yung isa, sa akin bumili yun. Parang buminga ang alaga nga niya. Ma'am, sandali lang ma'am ha, sandali lang po ha, mawalang galang na Nanay Ines Alvarez ha, sandali lang po ha. Dahil nasa kabilang linya po na aming telepono si Attorney Lyndon Hontilla, ang Regional Director ng HLURB Region 3. Magandang umaga, Attorney Hontilla, sir. Good
Yes, good morning, Erwin. Ah, narinig niyo naman siguro na sa kabilang linya yung may-ari nitong St. Edward's Homes diyan sa Apalit. 4 years na yung mga residente, nagbayad, bayad na, wala pa rin ang titulo. Ang palusot ni Aling Ines Alvarez sa akin, binigay niya sa attorney, hindi niya alam kung saan dinala ni attorney. Ang sinasabi niya, mag-antay daw yung mga residente o yung mga buyer ng bahay. Tama po ba ito, Attorney Hontilla, sir? Yung in the first place, sino yung may-ari niyan, ano? Sino pangalan yan? Si Ines Alvarez. Siya po yung may-ari ng St. Edward Construction and Development ng St. Edward's Home dyan po sa Apalit, Pampanga, sir. Okay. Itong St. Edward Home Subdivision na pag may-ari kayo ni ma'am ay based sa records natin dito sa office. Itong St. Edward, walang lisensya ito. Walang lisensya, sir, na magbenta. Yes. Okay. Walang lisensya ito na siya magbinta. Naka, we have already issued a notice of violation regarding the pre-selling activities itong subdivision na ito. Okay. And we asked the assistance from the local government regarding the matter. Opo. Concerning the aspect as to whether or not na-issuehan na ba ito ng development permit ng municipality of Apalit. Aha. Ngayon, as of now, Erwin, in-issuehan namin ito siya ng notice of violation as well as cease and desist order. Aha. Some further selling the blood. Sir, ang problema po ng mga residente, yung mga nakabayad na papano na lamang daw po yung titulo nila, papano nila habulin, yung binayad po nila, hindi naman daw basta-basta po yun. Kaya nga, papano raw po ito? Mukhang walang maibibigay na titulo itong Ines Alvarez na ito. Ayun na nga, Erwin. Before kasi ito ma-issue itong titulo sa isang subdivision, dapat may lisensya muna. Nako. Dapat may, ang first na stage yan, dapat may development permit sana yan ng LGO. Tsaka na yan, pupunta sa amin yung developer para mag-secure ng license to sell. Oo. Para makabinta sila. Sir, teka muna. Attorney, para mabiliso tayo. Ano na ho ngayon ang habol ng mga nakabili po ng bahay dito sa St. Edward? Sabihin na natin na naloko sila ni Ines. Di Aling Ines. Ako'y malapit na mainis. As much as possible, punta na sila dito sa ating opisina at saka kung mag-file sila ng kaso against St. Edward Home. Aha. Ano yung kaso? Pwede yung kasuhan ng estapa? Large scale? Dito, itong opisina natin, Erwin, ito ay administrative body. Administrative? So ang ano lang natin dito, hindi tayo dyan makaano ng criminal. So yung criminal is sa korte? Yeah, that's correct. Sige po, advisean ho natin. So parang ang mangyayari dito, sir, yung kanilang pera ay naglahong parang bula dahil hindi sila mabigyan ng titulo niyan. Siguro kung maka-comply lahat itong si Ines Alvarez. Saka na yun, patay. Patay. Sinasabi daw, hindi pa raw na subdivide, sir. Mother title pa lang. Ang problema yung mga ganitong klase, usually, sinasandla nila sa bangko. Yan na nga, ibalik ko, Erwin. Approved subdivision term ng LGO at saka license to sell is a prerequisite for the issuance of subdivision title. Aha. Alright. Anyway, sir, itong si nanay, ngayon, parang lumalabas. Ewan ko lang kung palabas lang ito, nagmamali-mali dahil 72 years old na raw siya. Sandali lang, attorney, ha? Sandali lang po, huwag niyo bababa. Aling Ines? Nagbenta ka raw. Hey. Nagbenta ka raw ng mga lupa na walang lisensya, sabi ng HLURB. Ano masasabi mo dyan? Sino na? Walang license ito? Sabi ni Attorney Hontilla, wala kayong lisensya na magbenta ng mga lupa, Aling Ines.
Okay, okay. Kakausapin ko ang abogado ko at saka mo tawagin siya. Pwede? Hindi na ho. Hindi ko na ho kakausapin. Eh, bahala na lang. Anyway, sige na, Aling Ines. Eh, mawalang galang na. Mabuti na ho. Ma'am, eh, nakakatanda kayo. Kung bata-bata kayo, namura kayo sa akin. Sige po, maraming salamat. Magandang umaga, Aling Ines Alvarez. Attorney Juntilla, sir. Yes, sir. Samahan na lang ho siguro namin yung mga complainant. Eh, may, hindi ko ho alam kung nagpapanggap na ulyanin o ano ba ito si Aling Ines. O dinidribo lang tayo, pero eh, hindi naman ho po pwede. Eh, ilang milyon din ho binayad nito mga OFW natin. Akala nila eh, nakapundar na sila. Eh, yun pala, naisahan sila, naloko sila ni Aling Ines. Sige po, sasamahan po namin sa inyong tanggapan, Attorney Juntilla, ang mga complainant. At samahan na rin namin sa korte na magsampa ng kaso ng large-scale stapa, sir. Okay, sige. Paano mo malalaman, sir, na yung binibili ng isang OFW? Kukunwari, gusto ko magbili ng lupa na legit yung binibili kong subdivision, yung titulo na ibibigay sa akin, how will I know na hindi fly-by-night katulad nitong St. Edward's Construction, fly-by-night, katulad ni Aling Ines Alvarez, na safe yung pinaghirapan ko sa abroad, trinabaho ko sa Dubai, sa Saudi, sa Hong Kong, sa Japan, ibibili ko ng bahay para sa pamilya ko, eh hindi po mapupunta na maglaho parang bula. How will I know? Yung mga nandun sa abroad, Erwin, pwede naman silang mag-email sa office natin. Mm-hmm. Magtanong whether itong subdivision na ito ay may... Legit? May lisensya na ba ito? Ayun. Ano ho ang email ninyo, sir? Ano po ang email ninyo? mtr@hlurb .gov.ph. Ayun. Sige po, Attorney Lyndon Juntilla. Maraming salamat po. Sasamahan po namin itong mga complainant sa inyong tanggapan, sir. Thank you po. Thank good you. Morning. You're welcome. Kaya po, next time, pag bibili ko kayo, i-check ho muna ninyo sa HLURB. Kung yan ay mga may list. Kagaya ho niyan, Jesus Mario Josep, si Nanay Ines. Hindi ko alam kung nagpapanggap na ulianin, mali-mali, o niloloko ako, dinidribble. Pasalamat ka, Nanay Ines. Ano po? Kung ikay bata-bata, namura ka sa akin. Sumatanda kang paulong! Anyway, ewan ko ba yan. Alas 10:34, huwag ho kayang bibitew sa ating pagbabalik! Mm-hmm. Abay, yung 20, ano ba ito? Ano, sana tayo? 20% discount? Ah, dito na ko, kay DOJ, oh. Ay, nako, yung immigration. Maghanda kayo, ha? Oy, kung kayo may mga alam na mga dyan sa paligid-ligid yun ang mga puro mga Chinese at nagdududa kayo ng mga illegal, itawag lang ho ninyo sa Tutok Tulpo Reload, itawag ninyo sa DOJ, at iimbestigahan ho yan. Diyan lamang ho kayo, bayan, 10:34 a.m. Oras po natin, alas 10:37 ng umaga, panawagan lamang ho, panawagan. Kung sino man po ang nakakita o nakakaalam sa kinaroroonan ni Miss Jeneline Beltran Manlangit, 27 years old, maaari po ay tawagan po itong numero na ito, 0917-590-3912 or 0912-320-11. Live tayo sa radyo, no? Okay. Oy, ano nangyari? Ha? Huh? May taong power na ko. Diyos ko po naman. Ay, bumitaw na rin mga manonood. Anyway, baka naman mawala na naman power doon kasi dapat next time, Maiko, yung mga ganito, nilalagay natin, kinukuna na natin, ano, nagkawala-wala tuloy. Ito ho siya, si Miss Jeneline. Ano po? Ay, kung sino mo nakakita dito, abay, pagbigay alam ho sa aming studio. Ang kinaroroonan ni Miss Jeneline. Okay na yan, Tom. Medyo nagulantang lang si Tom. Next time kasi, ha? Aiko at Kevin, yung mga panawagan na ito, kunan na kaagad beforehand para hindi natataranta yung cameraman natin. At nawawala tayo, sir. Anyway, dire-diretso tayo. Ang Department of Justice ho ay sinimulan ng imbestigahan itong mga sinasabing illegal Chinese na mga workers dito sa ating bayan. Matapos po ang sunod-sunod na mga reklamo
ng mga kababayan natin. Nako, hindi na, huwag na ho tayong lumayo. Diyan na lang sa Makapagal Boulevard. Diyan po sa MOA. Dati, puro Pilipino. Makikita mo dyan palakad-lakad sa loob ng MOA. Ngayon, kalahati dyan Chinese. Kalahati Pilipino. Ha? Yung mga condominium ho dyan sa ikanga Makapagal Boulevard, eh puro Chinese po mga may-ari dyan. Okay lang ho sana kung yung mga yan, eh dagdag negosyo po sa atin, dagdag kita yan. Unfortunately, karamihan sa mga yan, illegal. Pinapasweldohan ho yan, pero hindi ho dahil illegal, entonces hindi ho nagbabayad ng buwis sa ating bayan. My goodness! Entonces nakakalusot. Imbis na yung trabaho para sa kababayan natin, sila ang kumukuha ng trabaho. Kaya ang Department of Justice ay naghigpit. Inatasan na nito ang National Bureau of Investigation. Inatasan nito ang Bureau of Immigration na habulin at hulihin itong mga Chinese national na karamihan ha, ay ang trabaho ay sa mga online casino. Hindi po illegal ang mga online casino. Ang illegal, itong mga workers nila, itong mga manggagawa nila ng mga Chinese na walang mga visa. Na walang mga working visa. Bawal yan. O walang mga working permit. Ayan ho ang problema dyan. Ngayon, napag-alaman po ng Tutok Tulfo Reload, dahil mainit na raw sila sa mata dito sa Maynila, lumipat na po ang karamihan sa kanila sa Palawan. Sa Puerto Princesa City. Nandoon raw ho sila, 300 ho sila nandoon nakatira sa iba't ibang hotel. Oh no! Eh kung hindi ka raw observant, ay akala mo turista. Pero magtataka ka dahil sa gabi pag-alagala sila. Yung pala mga nasa call center na mga online casino nagtatrabaho pero walang mga permit. Ang balita ho natin, ha, ito ay galing sa ika nga nagtatrabaho sa isang online casino na pag-aari umano ng isang alias Tony C. Si Tony C po ay hindi po Filipino-Chinese ha. Ito po ay talagang pure Chinese galing ng China mainland. Ano po? Hindi ko nga alam kung meron din itong working permit. Nasa linya na po si Secretary Menardo Guevara ng Department of Justice. Magandang umaga, Secretary Guevara, sir. Good morning, Erwin. At good morning sa mga nakikinig sa iyong programa. Opo, sir. Sir, aba positive po ang reaksyon ng mga kababayan natin. Itong utos ninyo na habulin na po itong mga illegal Chinese workers sa ating bayan na wala po mga visa o mga working permit. Natutuwa ho may ilang mga kababayan na reaction po sa Facebook. Abay gusto ho nila itong ginagawa ngayon ng DOJ, Bureau of Immigration at NBI, Secretary. Mabuti naman kung gano'n, Erwin. Dahil alam mo, yung pagdagsa ng mga foreign workers na yan, opo, na kung hindi rehistrado, opo, at hindi na susubaybayan ng mga government agencies natin, aha, ay unang-una, kumikita ng hindi nakapagbabayad ng kaukulang taxes sa ating gobyerno. No? Opo. So ano ang pakinabang natin sa mga ganyang activities kung hindi naman natin sila natatax ng kanilang pinikita rito? Aha. Pangalawa, eh meron ding mga kababayan tayo na pupwede namang magawa sana yung mga ganyang klaseng trabaho. Pero unfortunately ay naagawan. No? Uh-huh. Pwede naman nating matrain ang ating mga kababayan uh-huh dun sa mga mechanics ng uh-huh ganyang, let's say, yung POGO, no? Yung uh-huh on, offshore gaming operations. Uh-huh. Kaya nga lamang ay may problema sa language uh-huh kasi I think much of the business is conducted in the Chinese language. Uh-huh. Pero in time, yun naman ay maaari din natin matutuhan. Uh-huh. Kaya kailangan lang na ma-regulate yung pasok uh-huh at mabigyan ng yung mga hindi sumusunod sa patakaran natin ay hindi dapat na nakakapasok. Alright. Sir, another question. Ano na hong balita? Anong latest na binigyan nyo po yata ng instruction para imbestigahan ninyo itong nakarating na sa inyo na itong mga ini-escortan umano ng mga illegal Chinese dito ng ilang mga immigration na officers natin? Yes, Erwin. Kahapon, nag-issue ako ng isang department order sa NBI apo para mag-conduct sila ng independent investigation at case build-up regarding itong sinasabi na escort services sa no, airports. Uh-huh. Dalawang klase kasi yan eh. Yung escort ay para doon sa mga pumapasok na foreign workers na hindi uh-huh properly documented, walang work permit, etc., etc.
Ganun din sa escort services sa mga OFWs naman natin palabas na kulang sa appropriate documentation, no? Yes. Na yung pala magtatrabaho sa mga alam mo na sa mga pero ang sa Dubai documentation nila ay iba ang sinasabi. Kapo. So part din yon ng sinasabing escort service, hindi lang yung mga papasok na illegal workers pati kundi pati yung outgoing na OFWs na improperly documented. So kahapon nga, Erwin, nag-issue na ako ng Department Orders NDI. Opo. Kausap ko si Director Geron ng NDI this morning at pinag-usapan namin na kailangang ito ay bigyan ng immediate focus. No? Opo. Dahil medyo lumalala na ang sitwasyon. Pamayang hapon naman, Erwin, ay mag-uusap naman kami ni BI Commissioner Morente about itong lahat ng problema sa airport operations para... Oo, naka-focus tayo. Meron tayong overall picture, hindi lang yan sa escort service, kundi sa lahat ng mga anomalya na nangyayari sa airport operations. Kung natatandaan mo, noong April, ang brother mo na si Mon ay naglabas ng expose doon sa syndicates in the airport. Uh-huh. At agad-agad ay nag-issue rin ako ng department order para sa NBI na mag-conduct ng independent investigation dyan. Opo. Sa kahilingan na rin ha, ng Bureau of Immigration Commissioner na mag-conduct independent investigation. Kaya naghihintay na ako ng report ng NBI dito sa naunang department order na in-issue ko sa mga human trafficking syndicates operating in our airports. Ayun. Sir, panghuli na lamang, ibubulong ko na rin po sa inyo kung if you have time to get in touch with the NBI siguro and with the Bureau of Immigration. Dito raw po, sir, sa Puerto Princesa, mukhang nagdagsaan na po dyan yung mga Chinese workers sa isang online casino na pag-aari ng isa o manong Tony C. Pero alias lang ho yan dahil itong Chinese national na ito ay meron talagang Chinese name. So, pag-aari daw po ng isang Tony C dyan sa Puerto Princesa City, there are about 300 employees daw po na staying in 6 different hotels sa Puerto Princesa. At they believe, sir, na wala po mga 9G visas ito, work permit sa mga Chinese na ito dahil nung minsan nung pinasyalan yata ng NBI ho ito, the detained, pero pinakawalan din. And then, but the Bureau of Immigration has yet to inspect dito sa office nila, which is located daw sa doon sa taas ng grocery store na Unitop dyan po sa Puerto Princesa City, Secretary. Okay. Maraming salamat dyan sa information na binigay mo, Erwin. Opo. At dyan ay patututukan ko kaagad. Opo. Kay Director Geron ng NBI. Opo. At kay Commissioner Morente ng Bureau of Immigration. Today ay mag-uusap-usap uli kami. Opo. At babanggitin ko yung information na binanggit mo sa akin ngayon. Nako, mabuhay po kayo, Secretary Bernardo Guevara, sir, ng DOJ. Magandang umaga, sir, and thank you. Maraming salamat. Thank you po. Yari kayo ngayon. Ay, oras! Alas 10:48. Teka muna. Okay na yan. Diretso na tayo sa break muna tayo. At sa ating pagbabalik, yung mga sino yung nabanggit ko, yung mga kain ng kain, ng mga litson, mga pulutan, mga laman loob, mga papaitan, ha? Akala nyo, inilalabas nyo yan pag ginijebs nyo? Kasi tabis ako mga kumakain. Hindi! Naiiwan yan. Kaya nagkakaroon ka ng arthritis, nagkakaroon ka ng gout. Kaya nababara yung puso mo. Eh, otherwise, kung nilalabas mo lahat yan, di walang namamatay sa sakit sa puso. Walang pipilay-pilay na may arthritis o na may gout. Di ba, LJ Kalongi? Anyway, oras 10:49. Diyan lamang ho kayo, bayan. Para sa alas 10:52 ng umaga, maha. Eh, dito ho muna tayo. Sandali lang. Part ho ng public service ito at marami ho nagtatanong sa atin. Dahil alam ho nila na ito programa ho na ito ay ang sponsor natin, isa dyan, ay Fiber Health. Nasa studio po namin si Dr. Rico Abella ng Spectrum Naturale Research and Development na may gawa po ng Fiber Health. Doc, good morning. So nice to see you again. Doc, mabilisan lang ano. Kasi nga, I was telling them kanina, akala nyo ba pag dumumi kayo na ilalabas nyo na lahat, lalo yung mga mahilig kumain na mga matataba, mga litsyon, yung mga pulutan, yung mga papaitan, mga laman loob. Sabi ko, hindi na ilalabas yan because naiiwan, kaya ka nga nagkakaroon ng gout, kaya ka nagkakaroon ng cholesterol dahil naiiwan sa loob. Ang tanong nila dyan, makakatulong ba o nakakatulong ba ang Fiber Health para
masama yon sa pagdudumi nila. Opo. Opo, Sir Erwin, ang ano, ang fiber kasi, no, ang fiber in general ay parang adsorbent yan eh. Mm-hmm. So lahat ng mga impurities, lahat ng anything na pumapasok sa katawan natin, binabind niya. Oo. So tapos ang maganda pa roon sa Fiber Health, meron siyang bacteria, good bacteria, which can help regulate yung mga pumapasok na nutrients. Mm-hmm. Para siyang pang-check, no? Oo, oo. Parang security. Oo. Para kung malaman, oops, papasok ba to? Hindi dapat makapasok. Kung sila nagdi-dictate, oo, kung sinong dapat i-absorb o makalusot sa gut wall natin. Oo. So, pag medyo in excess, pag medyo ano yan, may medyo mga impurities na mga malalaking molecules, halimbawa protein tulad ng sa gout, no, mga urates, no, lalabas na yan. Doc, mayroon din nagsasabi na kapag pakiramdam daw ng isang tao na bloated siya lagi o pangangati ng balat o kaya naman ay may bad breath, ay ano raw ho ba yan? Makakatulong din ho ba itong Fiber Health natin? Opo. Ang, anong sakit ba yan? Mga gano'n? Na bloated, pangangati ng balat, etc. Ang cause kasi ng bloating, number one, yung pag-form ng tinatawag nating methane, no? Oo. Methane is produced by your gas-forming bacteria. Ah, okay. So, sir, yung bad bacteria natin dahil sa ating digestive tract, sa colon, meron tayong population ng good bacteria. At meron din tayong population ng bad bacteria. Mm-hmm. Yung good bacteria dapat nasa mga 85-90%. No? Mm-hmm. Pero yung bad, dapat nandun lang siya, nasa mga 10% or less. Dapat, no? Mm-hmm. Ngayon, pag dumami sila, they can produce number one, yung methane nga, they can produce the bloating. Uh-oh. And then, pag dumami pa sila, they can produce diseases. Uh-oh. Tapos, ang problema pa, yung toxins na pinoproduce nila, pwede yung makalusot sa ating gut wall o sa lining ng ating bituka. Uh-oh. Na pwedeng dun magre-react. Yung mga skin diseases na yan, that's basically a reflection of what's happening inside. Mm-hmm. Kung medyo may mga paulit-ulit tayong mga sakit sa balat. So, Fiber Health is also a prevention. Yes. Para maiwasan na ito mga bloating, pangangati ng mga balat, etc. Ito mga bad bacteria at saka yung mga bad breath. But why bad breath? Where does it come from? Oh, ang talagang, kasi ang dalawa yan, ano, Sir Erwin. Yung una, yung meron tayong sa oral hygiene. Oh, no? Pag sira ang ngipin, yeah, no, may mga bulok ka. Pero kung wala ka namang, magtataka ka, wala namang pinastahan mo ng ngipin mo at lahat-lahat, pero may bad breath pa rin. Kahit sabihin, nagtutoothbrush, nag-gargle everyday. Ang problema kasi, pag maduming bituka mo, umaakyat yung gas. Ayun. Umaakyat yan dito, naaamoy natin. Kaya kahit anong toothbrush, kahit na anong mumug mo, yung baho na pinoproduce. Lalo na kung mahilig kayo kumain ng meat. So alam ko na, Doc, pag meron akong kilala na chika babes, eh bigyan ko ng Fiber Health para hindi naman ma-open. Kasi baka ma-open pag bigyan ko ng string asol. Bigyan ko ng Fiber Health. Sabi ko, uminom ka ng Fiber Health. Ah, diba? Di simple. Regaluhan ko ng yung guava juice na Fiber Health. Uminom ka rin po. Matutuwa pa yun. Anyway, Doc, anong pinagkaiba finally ng Fiber Health? Eh, napakadaming fiber products, mga tea, etc., etc., na nabibili sa butika. What is the difference? Anong pinagkaiba ni Fiber Health sa lahat ng mga ito? Opo, ang Fiber Health po kasi, meron po siyang kasamang probiotics. Mm-hmm. Tinatawag nating good bacteria. Mm-hmm. Bukod sa fiber, meron siyang good bacteria, meron siyang prebiotics din, which actually feeds the good bacteria. Uh-huh. At meron siyang tinatawag nating FOS or fructooligosaccharide. It's a very mataas na ano yun. It's a form of sugar na gustong-gusto ng good bacteria natin. And ang plus pa sa FOS, it clears the skin. Mm. No? Kaya nakakatulong siya lalo na kung may mga skin issues tayo. Mm-hmm. Yun ang advantage niya. Kasi yung ibang mga diuretics, mga laxatives na nabibili sa market, like kung gagawin nyo on a daily basis, no, pwede kayo mag-develop ng tinatawag na lazy bowel syndrome. Nagiging dependent tayo sa paggamit nung halimbawa yung mga teas, no, yung mga tea natin, no? Tapos yung mga laxatives natin, mga mineral laxatives, yung mga pampabilis ng tinatawag ng motility ng tiyan natin, mga tinatawag na peristalsis, eventually, dapat yung mga 3 days lang eh. Pag lumagpas tayo sa paggamit noon, minsan nagiging dependent tayo ron. Hindi na tayo makapag-move ng bowel na tayong normal, no? Hinahanap siya. Ayun. Yun ang advantage. Kung ang Fiber Health,
It's a natural way of restoring the balance doon sa tinatawag nating ecosystem or microbiome ng ating katawan. Lastly, Doc, saan ba nabibili ito? Babibili ba sa mga butika ito? Kung OFW nagtatanong, how can they avail of this fiber health products? Ang mas maganda po, no, kung sakali, kung maghahanap kayo ng fiber health, meron po yan, you call the hotline. No? Mm-hmm. Yun pong hotline nila is 0909-383-8555. No? Ulitin ko po. It's 0909-383-8555 or 808-1144. Dahil available po ito. Free delivery daw ito nationwide? Yeah, free delivery. Available. So kung taga Davao, pwedeng i-deliver nationwide? Meron po. Meron pong mga, ano, meron pong mga... Supplier to? Yes, meron po. Tapos dito po kasi sa hotline, meron silang mga promo may matanggap. No? Alright. Pero available ito sa mga leading drugstores. Opo, opo. Hindi na rin kailangan na reseta. Ay, hindi naman. Dahil herbal ito. Po yan. Opo, opo. Anyway, Doc, nako, maraming salamat mo, Doctor, sa panahon na ibinigay ho ninyo sa amin. We really appreciate it, Dr. Rico Abella. Maraming salamat, Sir Erwin. With that, mga yan, kami ay pansamantalang papaalam na muna. Kita-kits po tayo bukas. God is good all the time. Ako po, Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bayan! Thank you!